Morning mga kaibigan, subscribers and viewers. Ngayong araw tayo ay maghahanda ng ating fresh harvest na banana mushroom. So, ito po ang ating mga na-harvest. At yan po ay ating lulutuin. Igigisa po natin at tiyak na masarap na masarap ang ating kakainin. So, simulan na po natin sa pamamagitan ng paglilinis sa mga ito mula doon sa ating farm. So, sa paglilinis, kailangan po nating tanggalin itong kanyang mga bukubuk. Ito po kasi yung kanyang pinto. Medyo magaspang at punong-puno ng buhangin kasi yung ating area pinagkunan. So, paano nga ba lilinisin ang isang mushroom na bagong kuha mula sa field o sa ating farm? Okay, so, mapapansin nyo, ang mushroom ay mayroong apat na bahagi. Meron niyang root. Ayan. Ito, root stem. Yan. Tanggalin natin. Kung marumi, yan kasi yung nakabaon sa lupa. Okay, and then, meron siyang stem cover. Root cover. Tatanggalin din natin yan. Kasi hindi na rin siya kakainin. Okay. Kasama siya sa nababaon sa lupa. Kalawa yung kanyang stem. Ito. Yan. Kung malinis na yung stem, syempre, walang dumi, okay na yan. Pero kung medyo marumi-rumi, kailangan din natin tanggalin yung kanyang dumi. Then, syempre, yung kanyang umbrella. Ayan. So, mapapansin nyo, ang isang edible na mushroom ay katulad nito na bilugang hugis, parang payong, umbrella. Meron siyang marka sa gitna. Ito. Ito ay brown, dark brown. Parang tuktok. Okay, so medyo maliit na bilog. Indication na ito ay kinakain. So matatanggal din pala ito pa. Pag tinatanggal natin, maaaring matanggal din pala ang brown na yan na nasa itaas ng umbrella ng isang mushroom. Ayan. So, malinis na ang ating mga, ito na, ang ating mga mushroom. Ito na. So, ating ang linisan, medyo madulas po siya. Ito na ang kagandahan sa mushroom. Talagang madulas. Ayan o. Slimming yung kanyang umbrella. Nararamdaman talaga yung kakaibang sarap na. Pag sariwa po yung ating mushroom, talagang medyo sturdy siya. Hard ng konti yung kanyang umbrella. Medyo maluktang din ito pag nababali. Mahalaga na fresh po yung ating lutuin at kakain yung mushroom. Ito aboy punta na, minensyo na din. So, ulitin ko, ang stages po sa paglaki ng mushroom ay, una, syempre, meron siyang tinatawag na, magsisimula siya sa, actually, pores, meron yan silang mga binhi. And then, lalaki na, katulad nito, isang sukol. Ito yung tawag ko itong sukol. So, after na isang araw na ito ay makita mo ang sukol, kinabukasan, ito ay bubuka na. So, magiging ganito na yan. Yan. So, nagsisimula na ang pagbuka ng ating mushroom. Yan. Hanggang sa siya ay manatili sa buong maghapon. Iba-iba ang laki. Depende sa taba ng lupa. Yan. Ang pinakamalaki na ating na-harvest.
So, ano nga ba ang mushroom? Ito ay isang uri ng fungus. Mga fungi na tumutubo kahit saan. So, ganang atin, ito ay tumubo sa puno ng saging. Lalo na yung mga nabubulok. Ang mga puno ng saging, doon po ito tumubo. Kadalasan nakikita rin ito sa mga ilalim ng kanyugan. Mga tuyong dahon, o di kaya naman sa ilalim ng mga kawayanan. Okay. Kadalasan, makikita ang mga mushroom sa panahon ng kumikidlat. Matapos kumidlat, yan, mapapansin po ninyo, sumisibol na ang mga matapos kumidlat, sumisibol na po ang mga mushroom. Kasi nakaraang linggo, napansin ko malakas ang ulan, tapos grabe yung kulog at kidlat. And then after that, after mga 3 days o hanggang ngayon, meron na po akong napansin na may mga mushroom na tumubo sa field natin, lalo na sa lugar ng mga banana. Okay, so darako na rin naman tayo sa iba't ibang uri ng mushroom na makikita dito sa ating farm. Edible nga ba o hindi at paano malalaman na edible ang mga mushroom? Sample ng tumutubong mushroom. Ito ang mga mushroom na makikita sa mga damuhan. Kapansin niyo, kamukha din talaga ng malalaking mushroom, di ba? Tulad nito, oh. Bumuka rin sila. Yan. Yan. Sa taba ng kalabaw po yan sila nanggagaling. May mushroom na katulad nito. Parang din ganito. May mga mushroom na tumutubo sa sanga ng kahoy. Napubulo katulad nito. Meron naman ganito ang mga mushroom. May mga mushroom na katulad nito. Iba naman ang kanilang kulay. Mushroom na tumutubo sa puno ng niyog. Ay, pati yung mushroom. Mga mushroom na tumutubo sa puno ng niyog. Ganda oh. Tingnan natin. Wow. Kumpul pa talaga. Ito yung mga decay na. Ito naman ang mga bago. Napakadami. Ang pinaka-cute sa lahat. Kita na ba kayo ng gantong kulay ng mushroom? Wow! Beautiful. Ang ganda. Ang mushroom na ito. Mga mushroom. At nakatira sa puno ng niyog. Narito naman ang mga mushroom na tumutubo sa nasatain ng hayop. Ayan. Ito ang larawan ng fresh na sukol. Ang natanggal na. Ganyan niyo po, pagkaputi pa, pag hindi pa siya bumubuka, ayan pa siya. Wow, fresh na fresh. Lovely to look at. Ito po ang ating sukol na hindi pa bumubuka, pagka-fresh. Alam na ito, ihanda na natin ang ating mga sangkap sa pagluluto ng ginisang mushroom. So, meron tayong mga ulo ng bawang. At yung mga liang piraso ito na naihanda ko na at na-slice. So, pahaba na lang. Masarap kasing kainin. Mas gusto kasi mas maraming bawang kapag nagluluto ko ng kapaginisa. Antibacterial din po kasi ang ingredient na ito. Nagsang ang ulo ng sibuyas. And then, naglagay tayo ng sili. Yan, dagdag twist. Meron naman tayong nabili ng sili. Isang piraso lang ito. Iwa na natin. Andun yung ating paminta. Nilalagyan din natin ang konting asin. Iwain na po natin yung ating sibuyas. So, hatiin na muna natin. Pero paglilabas ito. Yeah.
ating pabilog para sa huling design ng ating lutong miso mushroom. So tayo po ay magluto na ng ating miso mushroom. So, after 10 minutes, ayan po. Luto na po yung ating mushroom. Ayan. So, nanarin natin. Wow. Mananam po siya. Ayan. Masarap ang ating newly harvested mushroom. So, ito na po ang ating bagong hango na mushroom. Isang mushroom fresh from the farm to the table. So, ayan nga po. Ready na po ang ating hot serve na mushroom. Ayan ang ating mushroom. Okay, ginisang mushroom. Okay, banana mushroom. Siyempre, pwede rin yung haluan ng fried rice. Fried fish pala. Okay. Fried fish. Ayan. At hindi rin papahuli dyan ang adobo. Okay, adobong baboy with mushroom. Ayan. So, talagang yummy, yummy, yummy. So, masandap na po tayo ng ating rice. Para sa ating pananghalian. So, handa na po ang ating pananghalian at narito po ang ating
ulam na mushroom, at syempre, at mga panghimaga. So, halina't samahan nyo kami sa ating pananghalian. Bismo tayo ng juice para pangkawalan sa pagkain. Sarap yung juice. Apo, ito yung mas strong na niloto. Ito na po yung kabuti na tumutubo sa puno ng saging. Sarap siyang gulayin pag parang tunay na mas strong. Sarap.